guys, nandito tayo ngayon sa radio room ni 4 Golf 1, Charlie Alpha Charlie. Ayan, at check upin natin yung mga kanyang kagamitan. Ito. Ito, nagtataka daw siya bakit hindi gumagana yung field string meter dito sa mga radio niya. Ayan, ito yung mga radio niya, dami no. Ito yung field string meter niya na hindi niya gumagana. Ito, titestingin natin ano. So, saan ba tayo titesting muna? Papakita ko muna yung mga kanyang ano, kanyang mga abubot dito. Pira tika. Titingin tayo ng magandang certificate niya rito. Ito maganda oh. Biro. May nakalagay. Grateful acknowledgments for your valuable support and an outstanding resident of Mabuhay Homes 2000 and for contributing unconditional service to the community given this third day of December 2023. Pambira. Iba ka talaga, Tito Bagwis, Tito Bernie. You know. Makikita nyo dito sa ano ni Kaverne. Nandito kompleto eh. Ito yung mga certificate niya. Kapag siya po ay sumasali sa mga contest ng sa amateur pala yan. Ito yung sa ano, sa worldwide WPX Pambira number 1 sa Pilipinas. Oh. Pa. Mga certificate oh, pambira talaga siya ano, expert po na magra-radio ito. Ayun oh, kita niyo naman. Yung kanyang mga sertipikado. May patunay po siya mga kasama. At yung sasabihin natin na malakas ka, wala ka namang ano, wala kang ebidensya. Sabi nga eh ano, palaisipan pa kung totoo o hindi. Ito talagang ano eh. Ito talagang may katunayan, ano. Ayun, siya po ay membro ng DX1 EBM po mga kasama. DX1 EBM National Telecommunication Commission, DX1 EBM Philippine Amateur Association, Philippine Amateur Radio Association. Ayan ang kanyang lisensya. Okay, dako tayo dito sa ating sinadya dito sa kanyang ano, sa kanyang bahay. Ito yung field string meter mga kasama. Homebrew lang ito mga kasama, homebrew. Gawa lang ng ating mga kasama dito sa Rizal. Gawa ni ano to eh. Design to ni DB1 Victor Tanguzulo. Ito naman yung design ng 4 Golf 1 5 Delta Eco. Magkaiba no? Ito gawa ni 4 Golf 1 5 Delta Eco. Ito gawa ng DB1 Victor Tanguzulo. So magkaiba yung ano. Pansin nyo magkaiba yung connector. Yan. Ito pwedeng lab gamitan din ng connector. Ito pwede direct sa ano, sa ano. Ginawa ko to kasi kalimitan kong ginagamit sa ano, sa external antenna sa panglabas. Sa malakasan kasi to eh. Ito pwede to sa portable. Okay, gamitin na natin, sandali lang at i-prepare ko lang. Ayan guys, gamitan natin ng X520 antenna yung ating radio na gagamitin. Pantesting sa ano? Sa ating SWR meter. Ito, simpleng bagay ito mga kasama pero napakalaking bagay pa no. Ito naikabit na natin yung X520 dito sa ano, sa 2980. So ngayon ikakabit naman natin ito. Isang kamay lang ginagamit ko eh. Pero nahirapan ako. At bahawak natin kay ano, Tito Bernie. Yan, shoot na. Nandiyan natin makikita mga kasama kung ano eh, kung talagang gumagana yung ano eh, antenna. Yun. Ah, gumagana yung field string meter. Saan bang switch natin? I-on muna natin. Yan, so naka-on na rin ito. So, one four four megahertz. So, bigyan natin. Yan, so ang piga natin, ganyan. Piga natin. So gumagana siya, no? Hindi siya ganong pumapalo. Yan, pero malayo naman yung ano, antena niya, magkalayo dun sa, ano, dun sa taas. Yan. So makikita nyo, pumapalo siya. 144 MHz. So, subukan natin na itaas.
147. Sa 147, wala na siyang transmit, oh. Kita niyo po. So, ibig sabihin, ang lakas na sa 144. So, tignan natin kung saan ba yung hanggang, ano, saan yung may transmit. 146. Yan, 146 tayo. Wala na. Sa 146, wala din eh. So, tignan natin, baka mababang frequency nito eh. Sa 145, eh, bahagyang nagalaw lang. So, mas malakas siya sa 144, ano? Yan, 144 yan. So, 144, malakas siya dyan, mas malakas siya dyan, kaysa kanina. Tignan natin sa 140, baka mas malakas siya dyan. Yan, o. Lari. Medyo gumagalaw siya ng mas matindi. 142. Ayan, sa 142, migalt siya na yun, o. Halos ayaw nang gumalaw. Sa 141, malamang wala na to. Yan, o. Wala na, halos ayaw nang gumalaw. 140. Ayan, nang gumagalaw pa rin, no? So, lipat natin sa 138 na. Sa 138, wala nang transmit. So, nakita natin na gumagana siya sa 144 MHz. 143 yan. 143 to 144 MHz. Yan yung sentro ng ano, kanyang transmit. Subukan natin yung isang ano, pulse meter kung gumagana talaga. Okay, backlash muna tayo dito. Backlashin natin. Sandali lang ha. Ito, gamitan natin siya ng ano, connector kasi para dun sa coax. Yan ang kinakabit na nung ating kasama. Kasamang birnia yan. Ano yan? Liter F. Pounder. Pounder, tapos ito star. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao pala, ibig sabihin niya. Walang panot dyan. O mayroon din pa. Ayan, kinakabit na ng ating kasamang birni. Yun. Para makita natin kung gumagana yung kanyang field strength meter na. Pagka hindi gumagana, tignan, subukan natin ano, baka makuha natin. Ayan, dito, pinipiga ko sa 138, ay wala din. Ano. So, lipat ko na kagad doon sa, ano? 144. Para hindi na tayo ano, mag-isa-isa. Dapat meron dyang, ano pa? Meron dyang, ano, kasi meron sa cabinet. Din. Ayan, so dito wala, walang piga talaga. Ayan o. Walang galaw. So tignan natin sa taas, pero palagi ko pagka sa taas eh wala na rin. Wala na talaga to. So wala talaga. So yan ang ano, titignan natin kung bakit hindi siya gumagana. Bubuksan natin po ano. Dahil lang at bubuksan muna natin. Iyok ko muna itong radio, no? Ayan, oh, nabaklas na natin, no? So, subukan natin buksan yung loob. Sige po, at buksan muna natin. Ito, naka-ready na itong ano, pambukas ko. Okay, sandali lang. Yan. Yan yung laman. Ang field strength meter. Tama ba yun? So, gumagana naman. Ah, nakakabit naman lahat. Hindi natanggal yung makaraan dito yan eh. Ito, automobile yun. Pinagpitan ko lang. Hindi lang pa at hindi ako makapag-concentrate pagka nakahawak pa yung isang kamay ko. Sisi-check ko lang muna.
ibang ano, ibang at least tignan muna natin kung gumagana na siya, no? Ito guys, tingnan natin at testin kung ano. Yan, gumagalaw. Yan, pambira na pahirapan ako dito. Yan, gumagana na. So, testing natin ulit dito sa base kung gumagana na talaga. Kanina kasi ayaw gumana eh. Ayun, gumagana na. Okay guys, tabayan na niya, ikabit ko lang muna. Siguro sa susunod na pagkakataon, ituro natin kung paano gumamit nito at paano gumawa para ano, para makinabang yung marami. Sige guys, at testing ko lang muna to. Dapat kasi kung mag-ambition ka ng iba, malakas mo na dapat yung pag-meter mo para walang masigit sa'yo. Okay lang kung ano, yun kung bahala siya, distracting mo na. Baka aktibilad lang siguro talaga nila yun kasi para na magkaroon na aktibilad ng lupan ito. Ayun guys, naikabit na natin to. Kanina hindi siya gumagana. So ngayon, tayo. Ayan sa 144 na tayo. High power. Kahit portabis lang sana eh. Ayun guys, so pumapalo na siya, no? Yung pill strip meter, so ibig sabihin, gumagana na siya. Ayan, sa 144 meters po yan. So nag-225 yung kanyang string. So subukan nga natin i-adjust ito. Sa 140, kung anong lakas niya. So 25 kanina, tignan natin ngayon. So mas mahina siya sa 140. Kanina kasi sa 144, nasa 25 yung number niya. Nasa 25, no? So subukan naman natin sa mataas. Sa ano? 148 megahertz. So 148 wala siyang bato, no? Wala siyang bato. So tingnan natin sa 145. Ayan, no? So mas malakas sa 144 ka sa 145, no? Ito yung antena na ano pa eh, X520. So malakas talaga siya sa baba na frequency. So guys, yan lang muna. At least napagana namin itong ano, kasi ito lang naman sadya ko paganahin itong pin strength meter. So kung titingnan niyo yung laman loob niya, napakasimple lang mga kasama. So siguro sa susunod na pagkakataon, magkakaroon tayo ng ano, ng tutor sa paggawa ng field strength meter at paano gamitin naman ang field strength meter sa paggawa ng antenna. So guys, hanggang dyan na lang tayo. Maraming salamat po. Ito. So dito tayo magtatapos. Ito rin ito. Pinakita pwede si Sir. Kaya pakita na natin para pambira. Pambira yung balat ng berda. Parang balat sa kalabaw. Parang malinis na malinis. Kaya kala hindi ka nakilala ni Ate Jaylay eh. Go ahead eh. Parang ano. Yan, guys, ito yung mga ano, hindi pa uhuli ng buhay. Go ahead. Pag nahuli mo yan, patay kagad kasi wala na eh. Go ahead. Okay guys, ang ganyan na lang. Maraming salamat po sa panonood. Magandang hapon o tanghali na pala.